Hi guys, gawa tayo ng cinnamon bread. So ayan, ang gagawin nating tinapay sa araw na ito. Tingnan nyo naman guys kung gaano kasimple at gaano kasarap ito. Amoy pa lang talagang matatakam ka sa itsura niya. Tara, samahan nyo ako kung paano ito gawin. So ayan, nilista ko na po kung yung mga kailangan natin dyan. Sundan nyo lang po yung ating nilistang sukat ng ating ingredients na yan. So yan, haluin nyo lang, tas takpan nyo yung ano na yan, milk. Yan. Tas ito yung feeling na gagawin natin. Diyos ko, napakahirap mag-voice over sa totoo lang. Ito po yung, asipag ko pong gumawa ng video pero napakatamad ko pong mag-voice over. So ayan, sundan nyo na lang po yung ating ginagawa kasi napakahirap po talaga mag-voice over. So ayan, nagawin nyo lang po yan. Unti-unti nyo lang po ilalagay yung liquid mixture natin kasi hindi natin alam kung ano yung flour na ginagamit natin. Minsan matakong sa tubig, minsan naman hindi. So ganyan lang po, unti-unti lang paglagayan. Then yan, kailangan i-knead nyo siya for 10 minutes at least para, or hanggang maging elastic yung ating dough para mas smooth and soft pa rin po yung ating tinapay. Kahit abutin pa yan ng ilang araw, malambot pa rin yung texture ng ating tinapay. So after nating i-knead ito, kailangan i-ready nyo na rin yung bowl nyo na ilagyan nyo na ng butter, pinahiran nyo na ng butter. So papaikutan lang dun po natin yan para hindi siya didikit pag nag-double, nag-rise na yung ating dough. And after 1 hour, nag-double rise na yan, i-punch lang natin yung dough para matanggal yung air. Then, i-flatten lang po natin yung dough na ginawa natin, brush natin ng butter bago natin i-sprinkle yung ginawa natin na filling niya na cinnamon. Yan, i-spread lang po natin mabuti yan. And then, i-fold lang din po natin bago ipa-flatten ulit natin using rolling pin. So, ayan. After nating i-flat iyan, i-divide po natin yan. Ilang centimeter din ang bawat ano yan, sukat. Yan. Gagamit ko yung pizza cutter para diretso ang pagka-cut natin. So, ayan. Yung pag ano niyan is yung sa dulo hindi masyadong putol yun, hindi na putol. So ganyan dapat lang yan pag braid. Oh. Simpleng-simple lang, 'di ba? Hinati ko lang sa dalawa. Yan, tapos ganyan lang. Inikot-ikot ko lang sila. So yan, ready na ang ating cinnamon bread. Oh, 'di ba? May style na. Ganyan lang kasimple ang paggawa niyan. So, i-rest lang po natin ulit yan for at least 20 to 30 minutes hanggang sa makita nyong nag-double na yung size na. And then, brush lang po natin yan ng egg wash. Ang egg wash is yung, ginamit ko dyan is yung egg white. Nilagyan ko lang ng water. Dapat nakapag-preheat na rin po kayo ng oven. So, ayan, i-cook lang siya ng 15 to 20 minutes. So, ayan na, ready na yung ating cinnamon bread. O, diba? Ito na yung ating nagawang cinnamon bread. So, ito na tayo sa exciting part, ang pagtikim ng ating ginawang tinapay. So, ito, tikman na natin yung ating cinnamon bread. Ayan. Wow, ang sarap. Sarap, guys. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, napaggawa ko ng iba pang recipe. Bye-bye!